Evening guys, welcome back to my channel. Gagawa ako ngayon ng reaction and update sa first Yaya. Paalala lang po na bawal tayo mag-post ng video nila, so update at reaction lang po ito. So ang topic ngayon sa first Yaya guys ay napanganib itong si Mr. President guys, kasi magsasalita siya ng state funeral doon sa Burol. So itong si Yaya Melody guys, andoon siya sa hagdanan tapos nagpa sakit-sakit daw ang tiyan niya, pero drama-drama lang niya yun. So andoon si Conrad at sinabi niya na bakit, ano ba masakit, sabi ni Yaya Melody, dito, pero ano, nakawala siya. So pumasok siya doon sa Burol, pero andoon lang sila sa labas. So ni Mr. President guys na bakit andito ka, di ba yaya ka lang at dapat alagaan mo yung mga bata. So hindi niya sinabi na ganun pala ang mangyari, at tinawagan niya yung mga bata guys, tapos nagring na yung phone. So ang mga bata dali-dali sa pag answer ng phone. Tapos si Nina naman guys, sabi niya, "You wish sa atin nga di nakikinig si Daddy." Tapos yun na narinig ni Mr. President guys, so binigay ni Melody yung phone niya kay Mr. President. Tapos kinausap niya ang mga bata, sabi niya na, "Nina, wag, hindi naman yan totoo. Wag kayong mag-alala kasi safe lang ako dito." At lesson sometimes of Yaya Melody, kasi wala namang mawala sa'yo kung i-try mo. So balik tayo doon sa kay President guys, si Melody at saka si President nag-aaway na sila about sa pag-uusap lang. Tapos sabi ni Melody na, "Hindi mo alam na sa palibot marami ang nagtangka na patayin ka. Paano kayo magiging ama ng bayan kung patay na kayo?" Sabi ni Melody. Tapos kinuha na, binigay na niya yung cellphone niya. Maya-maya, may nag-boom guys. Yun pala yung sniper pala doon sa taas ng bubong. Andoon na siya kasi ready na. And then, naglalakad sila na parang dumadapa. Tapos, pinaprotektahan yung si Melody. At saka, nagugulo na guys. Kasi, tatlong beses yun ang putok guys na inano ng sniper. At saka balik sa bahay guys, about politics, nakikinig naman si Daddy. Sabi sa isang bata, "Ate, nakikinig naman si Daddy kay Lola, kay Ate Lorin, kay Kuya Kasi." At sabi ni Nina na, "If it's about our lives, wag na kayong umaasa, and I should know sa ating tatlo. His absence of my life, the longest sometimes I wish." So umalis siya sa pinto at sinabi na niya na, "Sometimes I wish na mamatay na lang siya." So ando na guys, pinuntahan ni Conrad to sa taas ng bubong. Wala na yung sniper, nakababa na din, hindi niya naabutan. So hanggang dito na lang ako guys, at sana mag update pa kayo sa video ko, at sa hindi pa naka-subscribe, don't forget to subscribe and click the notification bell, at dito na lang po, and have a good day and God bless. Bye. Thank you for watching.